Oras na naman ang katatakutan. Ako si Sheila, 30 years old. Kasalukuyang nakatira sa Ortigas. Parehong taga Laguna ang mga magulang ko. Dalawa lang kaming magkapatid. Si Ate Eunice at ako. Nakasalukuyang naninirahan na ngayon sa States. Taong 2018, nung magsimula akong manirahan dito sa kondo ng ate ko. Nga pala, hindi ito yung mga kondo unit ngayon na moderno. Mula sa sahig, dingding, at malalaking aparador na tila ba mga gawa sa kahoy. Idagdag mo pa ang koleksyon ng ate ko na mga santo. Unang taong ko ay normal naman ang lahat. Hanggang sa nabakante ang mga katabi kong unit. Mag-aalas 12 na ng hating gabi noon nung pauwi ako dahil sa overtime. Nasa 10th floor ang unit ko. Wala na ring masyadong tao noon, kaya mag-isa na lang ako sa elevator. Dahil na rin sa pagod at antok, ay napaupo muna ako dahil ilang minuto rin ang kakainin nito bago ako makapasok sa aking kwarto. Nasa kalagitnaan na ako noon at bigla itong huminto sa 6th floor. At nang pagbukas ng pinto, doon nagsitayuan ang aking balahibo. Napakadilim noon at hinihintay ko kung merong papasok. Sa sobrang takot ko noon ay pinindot ko na ang close button. At bago pa ito tuluyang magsara, biglang may sumilip na mukha sa awang ng pinto ng elevator. Pagdating ko sa 10th floor, ay bagyang nawala ang aking takot. Dahil kahit papano, ay maliwanag sa hallway ng aking dadaanan. Pagkadating ko sa aking kwarto, ay dumiretso na ako sa banyo para mag-shower. Pagkatapos, ay nahiga na ako at pinatay na ang ilaw at tanging ilaw lamang sa mga santo ang natirang bukas. Nakapikit lang ako at iniisip kung totoo ba yung aking nakita kanina o baka dala na rin ng aking kapaguran. At maya-maya pa, hindi ko alam kung nasa loob ito ng aking unit o nasa labas ng hallway.
ipinakiramdaman ko na lang ito at nagdasal. Nung nawala yung mga yapak, ay biglang may kumatok sa aking pinto. Pilit kong sinasaktan ang aking sarili at nagbabakasakaling panaginip lamang ang mga ito. Ngunit habang tumatagal, ay papalakas nang papalakas ang mga katok nito. Dahan-dahan akong bumangon para silipin kung sino nga ba ang kumakatok sa aking pinto sa disoras ng gabing iyon. Hawak ko ang aking cellphone, nakabukas ang flashlight nito. At sa kabila naman ay isang maliit na kutsilyo. Dahan-dahan kong tinungo ang aking pinto. Habang papalapit na ako, ay palakas rin ng palakas ang pagkabog ng aking dibdib. Nung bubuksan ko na ang takip ng door view, ay biglang tumigil ang mga katok nito. At pagsilip ko, walang tao o anumang nilalang na nasa isip ko. At pagtalikod ko para bumalik na sa aking kwarto, isang batang babae ang nakatayo sa harapan ko. Umiiyak at duguan ang suot nito. At paulit-ulit nitong sinasambit na, "Tulungan niyo po ako." Naninigas at hindi makagalaw ang katawan ko. Gustuhin ko mang sumigaw, ngunit walang lumalabas na boses sa bibig ko. At ang tanging nagawa ko lang ay pumikit at magdasal. At pagkatapos ay nawala na ito. Mag-aalas 4 na nung pagtingin ko sa orasan. Kaya hindi na rin ako nakatulog. At nilibang na lang ang sarili sa panonood ng mga video sa YouTube. Alas 8 ay nasa opisina na ako. Pagod, puyat, halata rin iyon ng mga katrabaho ko. Si Jem, hindi niya totoong pangalan. Siya ang pinaka-close ko. At sa kanya ako nagkwento ng aking karanasan. Nakiusap ako sa kanya na kung pwede ay samahan niya muna ako mamayang gabi sa kondo. Nagkataon namang may birthday isa sa aming katrabaho. At napag-usapan na nila ito na lalabas pagkatapos ng aming trabaho. Inaya naman nila ako, subalit mas pinili ko ang umuwi na lang ng maaga sa aking kondo para makabawi na rin
sa pagod at puyat kagabi. Alas 8 ng gabi, pauwi na ako sa aking kondo. Mag-isa ulit ako sa elevator. Pinindot ko ang 10th floor. Maayos naman itong umangat, ngunit sa pagkakataong ito, ay bigla na naman itong huminto sa 6th floor. Medyo maliwanag pa noon, ngunit isa lang ang umagaw sa aking atensyon. Sa dulo ng pasilyo ay nakita kong muli yung batang duguan. Agad kong pinindot ang close button. Habang naglalakad ako patungo sa aking unit, ay pakiramdam ko na tila ba may sumusunod sa aking likuran. Pagkadating ko sa aking unit, agad akong nag-shower. At pagkatapos, ay kumuha ako ng beer sa ref. Sabay nood ng mga nakakatawang video sa YouTube. Para na rin maibaling ko yung takot na nararanasan ko nitong mga nagdaang gabi. Hindi naman ako sanay uminom, kaya pagkatapos kong makaubos ng 2 bote, ay bumagsak na ako. Pasado 12 ng hating gabi, bigla akong nagising at naalimpungatan dahil naririnig kong nakabukas ang aking shower. Hindi ako pwede magkamali dahil alam kong sinara ko ito pagkatapos at bago ako uminom. At ang pinagtatakahan ko pa ay kung bakit nakasara ang mga ilaw. Dahil ang alam ko ay nakatulugan ko ito. Pagpunta ko sa banyo, tuyo ang sahig ng shower room. At pagbalik ko sa aking kwarto, nakita ko na lang yung batang babae na duguan na nakatayo sa aking higaan. Paulit-ulit na naman itong sinasambit ang mga katagang. Tulungan niyo po ako. Napatakbo na lang ako noon, papalabas ng aking unit. Hanggang sa makarating ako sa entrance ng building. At doon ay nakita ko si Manong Guard. Laking gulat nito nung makita niya akong tumatakbo papalabas ng elevator. At doon ko kwinento ang aking mga karanasan. At ito ang kanyang naging tugon. 3 taon na ang nakakalipas nung aksidenteng mahulog
ang isang bata sa elevator. Na nakatira ito noon sa 10th floor. At mas nagulat pa ako sa kanyang mga revelasyon. Noong sinabi kong nasa 10th floor ang room ko. Dahil sa kanyang record na halos wala na daw nakatira sa 10th floor. Na pinagtatakahan niya na may nakakatagal pang isa at babae pa ito. Na iisa lang ang dahilan kung bakit sila nagsialisan ay dahil sa isang batang madalas magpakita at magparamdam. Magandang araw sa mga suki nating tagapakinig. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay totoong nangyari sa akin at sa mga kaibigan ko. Ako si Enteng. Nasa 10 taong gulang ako noon nung mangyari ang kakilakilabot at hindi namin inaasahang pangyayari. Isa akong tiga Bicol. Hindi na natin babanggitin ang eksaktong lugar. Sa murang edad kong yun, ay mahilig na rin talaga akong magagala. Na kahit marami na rin kaming naririnig ng mga kwento-kwento ng mga matatanda, ay sige pa rin kami sa paggala. Mapadagat man yan o bundok. May isang bundok sa amin ang kilalang kilala. Dahil bukod sa may tower ito sa tuktok, ay napakaganda daw ng tanawin sa itaas nito. Sabado ng gabi noon na aming napagplanuhan at napag-usapan na akyatin ang bundok na iyon. Apat kami ng aking mga kaibigan na itago na lamang natin sila sa pangalang Chris, Natoy at Ronel. Sa kalagitnaan ng aming pag-uusap ay biglang may nagsalita sa aming likuran. Si Lola Piña na kanina pa pala nakikinig sa amin. Nagbabala ito at sinabing huwag na raw naming ituloy ang aming pinaplano. Si Lola Piña na mga nasa 70s na noon ay madalas pala itong manguha ng kahoy sa bundok na iyon. At nagkwento ito ng kanyang karanasan. Nasa 30 daw siya noon nung mangyari ang hindi niya inaasahan at hindi niya rin pinapaniwalaan. Dahil sa mga bata pa kami noon ay inakala na lang namin iyon na isang pananakot lang. Araw ng Linggo,
Pagkatapos mananghalian, ay tumuloy kami sa aming plano. Nagkanya-kanya kaming bitbit ng biskwit, tinapay at tubig. Wala kaming kasamang mas matanda sa amin o guide. Pero dahil sa may ginawang kalsada noon habang ginagawa yung tower sa tuktok, kaya siguradong hindi kami maliligaw. Kwentuhan, tawanan, habang umaakyat. At maya-maya pa, hindi namin namalayan na malapit na rin pala kami sa tuktok. At bago pa namin marating ang pinakatuktok nito, ay bumungad sa amin ang napakadaming puno ng saging na may mga bunga at may mga hinog pa. Nagtakbuhan kami at kanya-kanyang akyat para makakuha ng mga hinog na saging. At nung makarami na kami, ay dumiretso na kami agad sa tuktok. Pagkadating namin, saka namin nilantakan ang mga hinog na saging. At sabay-sabay din naming iniluwa dahil punong-puno ito ng mga buto. Halos magdadalawang oras din ang aming pag-akyat. Pero napawi lahat ng aming pagod nung makarating na kami sa tuktok. May kalamigan ang hangin at totoo ngang napakaganda ng tanawin mula sa itaas. Sobrang saya namin noon na halos hindi na namin napansin kung anong oras na. Palubog na ang araw noon. Tsaka pa lang namin napagdesisyonan na bumaba na. Wala pa man kami sa kalagitnaan, ay ramdam na namin ang unti-unting pagdilim ng paligid. Halos patakbo na kami noon na tila ba hinahabol ang mga natitira pang liwanag. Takot na takot, hingal na hingal, at tanging kalabog lang ng aming mga dibdib ang aming naririnig. Halos mag-iisang oras na kaming tumatakbo noon. Subalit tila ba parang paulit-ulit lamang at paikot-ikot lamang kami sa isang lugar. Napansin na rin pala nila ito. Kaya napagdesisyonan namin na huminto muna saglit. Doon kami huminto kung saan paulit-ulit na namin dinaraanan ang isang malaking puting puno na tila ba walang mga dahon. Tanging liwanag lang ng buwan ang aming gabay noon. Kaya kahit papano ay naaaninag namin ang kapaligiran. Magsisimula na sana kami maglakad noon nang walang ano-ano. Bigla na lamang sumaklob ang dilim sa aming likuran. At nung lingunin ko ito, isang napakalaking nilalang na may napakalaking bibig.
Pero mas kinilabutan kami nung makita namin itong nakatayo. Halos 10 talampakan ang taas nito, na may haba at sumasayad na sa lupa ang ari nito. Napatakbo kaming muli noon at sinigurado namin na walang maiiwan sa amin. Kaya nagkapit-kapit kami habang tumatakbo. Mabilis at tuloy-tuloy ang aming pagtakbo. Pero nung lingunin ko, ay tila ba hindi kami nakakalayo sa nakakatakot na nilalang. Habang patuloy kaming tumatakbo, ay unti-unti ko rin naaalala yung kwento sa amin ni Lola Piña. Isang malaking nilalang na may malaking bibig at may malaking ari. Natakasan niya raw ito nung nagubad siya ng damit para baliktarin sana na baka sakaling naliligaw lamang siya. Pero napansin niya raw ito na unti-unting natatakluban ang mukha nito ng kanyang malaking ari. Napaisip ako noon dahil paano namin yun magagawa? Mga lalaki kami. Alam niyo naman siguro kung bakit biglang natakpan ang mukha nung higanting nilalang. At dahil alam ko na kung sino at kung ano ang nilalang na iyon, kinausap ko ang mga kasama ko na kung pwedeng subukan ang naiisip kong plano. Hindi naman nagdalawang isip ang mga ito dahil pagod na rin talaga kami sa kakatakbo. At pagbilang ko ng 3, sabay-sabay kaming huminto, sabay-hubad ng aming mga salawal, at sabay-sabay kaming tumuwad habang tinitingnan ang pangit at nakakatakot na nilalang. At maya-maya pa, biglang dumagundong ang napakalakas na halakak nito. Sa laki ng bibig nito, ay natakpan ang mga mata nito. At pagkakataon na rin namin iyon para makatakas. Wala na kaming sinayang na sandali, kaya agad-agad na kaming tumakbo. Dahil ang sabi ni Lola Piña, kailangan nyo daw muna itong mataguan bago kayo nito pakakawalan. Magandang araw
sa mga suki kong tagapakinig. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay base ito sa totoong pangyayari na ako mismo at ang aking mga kaibigan ang nakasaksi. Ako si Glenn. Mahigit 10 taon na ako naninirahan dito sa Kalakhang, Maynila. At sa 10 taong iyon, ay isang beses lang ako nakaranas at nakasaksi ng kakilakilabot na pangyayari. Hindi ko na matandaan yung taon, pero pagka-graduate ko ng high school, ay agad na akong nakipagsapalaran dito sa Maynila. Bale, sa Bicol pala ang aking probinsya. Nangungupaan lamang ako noon. At madalas rin akong palipat-lipat. Siguro, isa o 2 taon ay maghahanap na naman ako ng ibang malilipatan. Hindi dahil sa mahal o sa hindi ko gusto yung bahay, ay dahil madali lang talaga akong maboring sa isang lugar. Lalong-lalo pa ay mag-isa lamang ako. Hanggang sa napadpad ako sa Malabon. Sa pagkakataong iyon, ay may nakasama na ako sa aking paupahan. Bukod sa hindi na ako nag-iisa, ay may kahati na ako sa mga bayarin. At kung kailan may kasama na ako, dito ko rin pala mararanasan ang kahilahilakbot at hindi ko malilimutang karanasan sa aking buhay. Itago na lamang natin sila sa pangalang Makoy at Ron. Halos kaidarang ko rin ang mga ito. At halos hindi nagkakalayo ang paupahan namin sa kanilang trabaho. Magkatrabaho kasi ang dalawang ito sa malaki at kilalang pabrika. Nung panahon ding iyon, ay halos gabi-gabi ang aming inuman. Na may pagkakataon pa nga na inaabot kami minsan ng umaga. Aminado naman talaga ako na minsan ay maingay na kami. Pero dahil sanay na rin sa amin ang aming kapitbahay, ay hinayaan na lang kami ng mga ito. Bale, 3 magkakadikit na paupahan at iisa lamang ang gate. At nasa dulo kami banda. Isang normal na linggo at punong-puno ng kasiyahan at punong-puno rin ng inuman. Ganito kasi madalas pag araw ng Linggo. Maaga pa lang ay maaamoy mo na ang mga niluluto at ang iniihaw ng aming kapitbahay. Dahil sa maliit lang naman ang aming inuupahan, kaya sa tapat lang naman ito ng pinto, nagluluto at nag-iihaw. Masaya kami noon na nag-iinuman kasabay ang aming mga kapitbahay. Hanggang sa sumapit na ang dilim. At kami na lamang ang natitirang nag-iinuman ng aking mga kaibigan. Alas 8 na ng gabi.
May isa nang sumuko at sumuka sa amin. Dahil na rin siguro sa kagaslawan nito. At panay na ang sayaw, kaya ito nahilo. Nagpaalam na si Ron para magpahinga muna at matutulog daw saglit. Bale, yung iniinuman namin, yun na rin yung kwarto namin. Pagpasok mo kasi ng pinto, lamesa, maliit na sofa, at sa likod nito ay higaan na namin. Isang oras pa ang sumapit at sumuko na rin si McCoy. Kaya tinigil na rin namin ang aming inuman. Hindi na ako nakapagligpit dahil sa antok na rin ako at lasing na rin. At pagkahiga ko, ay agad na rin akong nakatulog. Mag-aalas dos ng madaling araw nung ako'y magising at naalimpungatan sa aking naririnig. Halos 5 minuto ko itong pinapakinggan. Yung parang, alam niyo yung tunog ng silya pag tinutulak-tulak ito. Ganon. Kinalabit ko si Ron. At nung hindi ito agad nagising, ay kinurot ko na ito. At sabay tanong ko ng pabulong kung naririnig niya rin ba ang aming silya. At tumugon naman ito ng sunod-sunod na kalabit. Bale, ang posisyon ng pagkakahiga namin noon, ang mga paa namin ang malapit sa lamesa. Dahil napagitnaan ako noon ni McCoy at ni Ron, ay agad kong inikot ang posisyon ko para mailikit ko ang aking katawan sa dingding. Dahan-dahan namang sumunod sa akin si Ron. At sa pagkakataong iyon, ay nasa paanan na namin si McCoy. Sinisipa-sipa na namin ito para magising. At nang mahimasmasan ito, nung marinig niya ang silyang kanina pa tinutulak-tulak, ay agad itong dumaos-dos papalapit sa amin. At biglang pumatong sa ibabaw namin ni Ron. Pinipilit niya kasing sumiksik at para siya ang nasa may dingding. At dahil nagmatigas ako, ay tiniis ko na lamang ang bigat nito. Mas maigi na iyon dahil alam kong siguradong sila ang mauuna pag umatake kung anuman ang nilalang na iyon. Habang patagal ng patagal, ay ganun din ang papalakas ng papalakas. Yung tunog na halos matumba na niya ang silya. Alam ko rin at sigurado ako na wala ni isa sa amin o sa dalawang kasamahan ko ang gumagawa lamang ng kalukuhang ito. Halos mag-iisang oras na kami nakikiramdam kung ano ba ang susunod na gagawin ito. Hawak na namin ang cellphone namin noon at plano naming sabay-sabay naming bubuksan ang flashlight nito. At para makita na namin kung sino ba o ano ba talaga ang may kagagawa nito. Sa sobrang takot ay wala ni isa sa amin
ang lakas loob na magbukas ng flashlight. At nung papalapit na sa amin yung silya, halos dumoble na ang bigat na pinapasan ko. At nung kapain ko, nakapatong na rin pala si Ron. Hindi namin nakikita o naaaninag man lang yung silya. Pero alam namin at ramdam namin na papalapit na nang papalapit ang mga tunog nito. At ilang sandali pa, biglang tumilapon si Ron kung saan malapit yung tunog ng silya. Panandalian kaming binalot noon ng nakabibinging katahimikan. Hindi rin namin alam kung anong nangyari kay Ron. Wala man lang kasi itong kaluskos o gumulong na lang pabalik sa amin. At walang ano-ano, biglang bumangon si McCoy at tumakbo papalapit sa pinto para buksan ang ilaw. At bumungad sa amin ang nakatumbang silya. Malapit na ito sa aming higaan. At si Ron naman nakalapa habang tinatakpan ang tenga nito. Wala naman kaming nakita. Pero yung pagpaparamdam na yon ay alam naming tatlo na yon ay totoo. Mag-uumaga na noon. Kaya naisipan namin na magpahangin na lang sa labas. At sa tapat ng aming gate, nakita namin si Aling Esther. Natansya namin ay nasa 70 na ang edad nito. At dito na talaga siya tumanda. Nakaupo ito sa mahabang upuan. Kumbaga, tambayan sa umaga. Tinabihan namin ito at ikwento namin yung nangyari sa amin kaninang madaling araw. Nasa kaligitnaan kami ng kwento nung napansin namin na biglang namatay ang ilaw namin sa kwarto. Dahil medyo madilim pa noon at nakaharap kami sa gate namin, kaya malalaman mo agad na may mamamatay o magbubukas ng ilaw. At dito na nagkwento si Aling Esther. Bago daw kami tumira sa paupahan namin ngayon, ay mag-asawa na may nag-iisang babaeng anak ang tumira dito. At sa di inaasahang pangyayari, ay bigla na lang naming nabalitaan na namatay ang anak nito, na hanggang ngayon ay walang nakakaalam kung anong dahilan ng pagkamatay ng batang hanggang ngayon ay hindi matahimik. Magandang araw, mga giliw kong tagapakinig. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay kwentong kakilakilabot at kapupulutan ninyo ng aral. Early 80s, taon kung saan
ay malimit lamang ang makikita mong mga ilaw sa mga poste sa daan. Bilang pa ang mga may telebisyon sa mga bahay-bahay. At tanging drama lamang sa radyo ang kadalasang libangan. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Intoy. 24 anyos ako noon. Kasagsagan nyo ng aking kapilyuhan. Medyo malayo ang bahay namin sa sentro ng aming barangay. Dahil sa malawak rin ang aming bukid. Kaya naisipan na rin ang aking mga magulang na dito na rin manirahan. Maganda ang pamumuhay namin noon. Dahil na rin sa masipag magtanim ang aking mga magulang. Anim kaming magkakapatid. Ako ang panganay. At ako na rin yata ang black sheep sa aming magkakapatid. Kung hindi kasi hating gabi, umaga na ako madalas umuwi galing sa inuman. Hindi rin kasi ako masyadong naniniwala sa mga kwento ng mga pagpaparamdam o mga kwentong aswang. Madalas akong umuwi ng 10 oras ng gabi. At wala pa naman akong nararanasang kakaiba sa daan. Kabisado ko na rin ang daan kahit gaano pa kadilim at kahit palasing na lasing. Hanggang sa isang araw, nagkayayaan ang aking mga kaibigan na makipagpiesta sa kabilang baryo. Inaya kasi ang isa naming kaibigan na itago na lamang natin siya sa pangalang Nick. Pinaalam niya naman ito sa kanyang kakilala na kung maaari ay magsama siya ng barkada. At hindi naman ito nagdalawang isip. Ipinagpaalam naman nila ako sa amin. At heto ang sinabi sa amin ng aking itay. Alam niyo bang delikado ang daan papunta sa baryong yon? Hanggat maaari ay agahan nyo na lang ang inyong pag-uwi. Pero, kilala ko na kayo eh. Wika ni Itay sa amin. Binilinan niya na lang kami na isa o dalawa man lang sa amin ang magsukbit ng itak. Naguguluhan man ay umuo na lang kami para matapos lang ang usapan. Bago magdilim, ay sinimulan na namin ang paglalakad. Bale, apat kami noon. Ako, si Nick, Tonyo, at Jerry. Habang nasa daan, ay napagkatuwaan pa namin yung bili ni Itay. Walang nagsukbit sa amin ang itak. Todo porma kasi kami noon. Kaya naman walang gustong magbitbit ni isa sa amin. Napatigil kami sa paglalakad nung biglang humampas ang malakas na hangin sa kakawayanan. Halos saklubanan na nito ang aming daanan. At nung bagyang humina ang hangin, saka lang kami nakalagpas sa kakawayanan. Sa unahan naman ito ay may tatawirin kaming ilog na may mababang tulay. Maya-maya pa, biglang may tinuturo sa amin si Nick kung nakikita ba daw namin yung tao sa unahan. At pagtingin namin, isang nakaputing babae. Pag siniswerte ka nga naman, pabirong wika ni paring Nick.
Bahagyang binilisan ang paglalakad ni Nick at sumunod na lamang kami. Habang papalapit kami, napansin naming tila bumibilis din ang lakad nito. Hanggang sa makarating ito sa may malaking puno ng akasya. At walang ano-ano, bigla na lamang itong nawala. Pagdating namin sa kaibigan ni Nick, ay agad naman kami nitong pinaghain ng kanilang mga handa. At para na rin masimulan na namin ang aming inuman. Habang kumakain kami, ay naglabas na ito ng dalawang container ng tuba. Sa kalagitnaan ng aming inuman, napansin namin na halos kami-kami na lang ang nasa bahay. Ay dahil halos nasa plaza na lahat ng mga tao para makipagsayawan. Hindi na kami nakapunta sa plaza noon dahil di na namin namalayan ang oras. Pasado alauna na nang napansin namin na napakatahimik na sa labas. Kaya agad-agad na kaming nagpaalam. At dito palang mag-uumbisa ang totoong katatakutan. Nakabibinging katahimikan ang aming tinatahak na daan. Huminto kami saglit para magbawas muna si Nick. Pumuwesto naman ito doon sa may malaking puno ng akasya. At bago niya pa mailabas ito, dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo. At walang ano-ano, bumungad sa kanya ang nakaputing babae na lumulutang at walang mukha. Nakita na lamang namin ito na sumisigaw habang nagtatakbo papalapit sa amin. Doon pala iyon kanina sa puno ng akasya kung saan ay nakita namin yung babae na kaputi nung papunta pa lang kami. Pagdating namin sa may ilog, habang tinatahak namin ang tulay, may napansin kaming dalawang malalaking itim na aso na tila ba ay kanina pa sa amin nakamasid. Hindi naman ito kumakahol, pero mababangis ang kanilang pagtitig sa amin. At walang ano-ano, bigla itong lumundag malapit sa amin. At doon kami nagkanya-kanya ng takbuhan. Nang papalapit naman kami sa may kakawayanan, bigla itong sumaklog sa aming dadaanan. Wala na kaming ibang madadaanan noon. Hindi rin kami pwedeng huminto dahil may humahabol pa rin sa amin na dalawang malalaking itim na aso.
at sa maniwala kayo sa hindi. Dire-diretso lang kami sa pagtakbo at binangga namin ang mga kawayan. Nung makalagpas na kami, paglingon namin, wala na yung dalawang malalaking aso. Akala namin ay tapos na lahat. Nang biglang napansin namin, ang aninong kumakampay-kampay sa taas namin. Natantya namin na halos dalawang malalaking tuwalya ang laki nito. At nung nilingon namin sa itaas, isang tila matandang babae na may malalaking pakpak, nanlilisik at mapupula ang mga mata nito. Dahil sa takot at pagkataranta, kanya-kanya kaming takbuhan at sa pagkakataong iyon ay naglundagan kami sa palayan. Bagong tanim pa lang mga palay noon. Pero kahit matubig at maputik, hindi namin ito ininda. Matakasan lamang ang humahabol sa aming manananggal. Hindi ko na nakita ang mga kasamahan ko. Nung makarating na ako sa bahay namin, ay agad akong kumatok. Pero tila ba walang nagigising. At maya-maya pa, may narinig akong mga yapak. Hindi ito sa loob ng aming bahay, kundi nasa labas at tila ba paikot-ikot lang ito sa paligid. At dahil ang pintuan namin noon ay gawa lamang sa kawayan, pilit ko na itong pinagtatadyakan para masira at para na rin magising sina itay. Napatigil ako noon nung napansin kong biglang dumilim ang aking paligid na may kasamang hampas ng hangin. At nung lingunin ko ito, isang papalapit sa akin na manananggal. Nakaunat na ang mga kamay nito. Naakma na ako nitong dadamputin anumang oras. Nakasandal ako noon sa aming pintuan habang nakaharap sa manananggal. Nahalos mahawakan na ako nito. At walang ano-ano, biglang bumukas ang aming pintuan. Hinatak ako papasok ni Itay. At hinarap niya ang manananggal. Winasiwas niya ang kanyang itak. Nagising na rin ang iba naming kapitbahay para tumulong na rin at sumaklolo kay Itay. At dahilan ito para tuluyang umatras at umalis na ang manananggal. Mara.
Maraming salamat sa ating mga suking tagapakinig. Kung may kwento kayong mga katatakutan na gusto nyong ibahagi, i-message nyo na lang ito sa ating Facebook page na nakalink sa videong ito. At huwag kalimutang mag-like at i-share na rin ang kwento nating mga katatakutan.